Tom Stoltman, siya makaibigan, ang tinagurian na pinakamalakas na tao sa buong mundo sapagkat siya makaibigan, ang reigning two-time world strongest man at Britain's strongest man na nanggaling sa Scotland, kayang bumuhat ng 100 to 180 kilograms na giant concrete na bulls sa loob ng 16.01 seconds. At siya rin mga kaibigan ang may hawak ng world record sa pagbubuhat ng pinakamabigat na Atlas stone na tumitimbang ng 286 kilograms. Ngunit sa pagkakataong ito mga kaibigan, ating pag-uusapan, sino nga ba ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan ng mundo na naitala sa banal na kasulatan? Ating pag-uusapan mga kaibigan, ang kwentong ni Samson, ang bayani sa Lumang Tipan. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon, kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Filisteo sa loob ng 40 na taon. Nang panahong iyon, may isang lalaki na ang pangalan ay Manoah. Kabilang siya sa lahi ni Dan at nakatira siya sa Zora. Ang asawa niya ay Buong. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoah at nagsabi, "Hanggang ngayon ay wala ka pang anak, pero hindi magtatagal, magbubuntis ka at mga anak ng isang lalaki. Mula ngayon, siguraduhin mong hindi ka naiinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. At huwag mong gugupitan ang buhok niya sapagkat ang sanggol na isisilang mo ay itatalaga sa Diyos bilang isang Nasareo. Ililigtas niya ang Israel sa mga Filisteo." Pumunta ang babae sa kanyang asawa at sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang kamangha-manghang lingkod ng Diyos na parang anghel. Hindi ko na itanong kung taga saan siya at hindi rin niya sinabi kung sino siya. Sinabi niya sa akin na mabubuntis ako at mga anak ng lalaki. Sinabihan din niya ako na huwag iinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing o kumain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi dahil ang sanggol na isisilang ko ay tatalaga sa Diyos bilang isang Nasareo mula sa kanyang pagkasilang hanggang sa mamatay siya." Dahil dito nanalangin si Manoah, "Panginoon, kung maaari po, pabalikin ninyo ang taong isinugo niyo para turuan kami kung ano ang dapat namin gawin sa anak namin kapag isinilang na siya." Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Manoah. Muling nagpakita ang anghel ng Diyos sa asawa ni Manoah habang nakaupo siyang nag-iisa sa bukid. Mabilis niyang hinanap ang asawa niya at sinabi, "Manoah, halika, narito ang tao na nagpakita sa akin noong isang araw." Tumayo si Manoah at sumunod sa kanyang asawa. Pagkakita niya sa tao, tinanong niya, "Kayo ba ang nakipag-usap sa asawa ko?" Sumagot siya, "Oo." Nagtanong si Manoah sa kanya, "Kung matutupad ang sinabi niyo, ano po ba ang dapat sundin ng batang ito patungkol sa kanyang pamumuhay at sa kanyang gawain?" Sumagot ang anghel, "Kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Hindi siya kakain ng anumang mula sa ubas, hindi rin siya iinom ng katas ng ubas o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. Kailangang sundin niya ang lahat ng sinabi ko sa kanya." Sinabi ni Manoah sa anghel, "Huwag po muna kayong umalis dahil magkakatay kami ng batang kambing para sa inyo." Sumagot ang anghel, "Kahit hindi ako umalis, hindi ko kakainin ang pagkain hinanda mo. Mabuti pa kung maghahanda ka ng handog na sinusunog para sa Panginoon." Hindi alam ni Manoah na anghel pala iyon ng Panginoon. Nagtanong si Manoah, "Ano po ang pangalan niyo para mapasalamatan po namin kayo sa oras na matupad ang sinabi niyo?" Sumagot ang anghel, "Bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Mahirap itong maintindihan." Pagkatapos kumuha si Manoah ng batang kambing at inihandog niya bilang pagpaparangal sa Panginoon at inilagay niya ito sa ibabaw ng altar na bato para sa Panginoon. Habang nakatitig si Manoah at ang asawa niya, gumawa ang Panginoon ng kamangha-manghang pagay. Nakita nila ang anghel ng Panginoon na pumaitaas sa langit kasama ng naglalagablab na apoy. Dahil sa nakita nila, lumod sila at nagpatira pa sa lupa. Doon nila naunawaan na anghel nga iyon ng Panginoon. Mula noon, hindi na nila muling nakita ang anghel. Sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, "Tiyak na mamatay tayo dahil nakita natin ang Diyos." Pero sumagot ang kanyang asawa, "Kung gusto ng Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang mga handog natin. Hindi rin sana niya ipinakita sa atin ang himala o sinabi sa atin ang tungkol sa sanggol." Dumating ang panahon na nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang anak niya, at pinangalanan nila siyang Samson. Pinagpala ng Panginoon ang sanggol habang lumalaki. Ang espiritu ng Panginoon ay nagsimulang kumilos sa kanya habang naroon siya sa kampo ng Dan sa kalagitnaan ng Zora at Estaol. Sa paglaki mga kaibigan ni Samson, ating titignan ang pagpapatuloy ng kanyang kwento. Isang araw pumunta si Samson sa Timna
at may nakita siya roon na isang dalagang Filisteo. Nang umuwi siya, nagkwento siya sa magulang niya. Sinabi niya, may nakita ako sa timna na isang babaeng Filisteo. Kunin ninyo siya dahil gusto ko siyang mapangasawa. Pero sumagot ang mga magulang niya, bakit gusto mong makapag-asawa na mula sa mga Filisteong hindi nakakakilala sa Diyos? Wala ka bang mapili sa mga kamag-anak o kababayan natin? Sumagot si Samson sa kanyang ama, ah, basta, siya po ang gusto kong mapangasawa. Hindi pala alam ng mga magulang ni Samson na kalooban ng Panginoon ang pasya niya, sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makipaglaban sa mga Filisteo dahil sakop ng Filisteo ang Israel ng mga panahong iyon. Pumunta si Samson sa timna kasama ang mga magulang niya. Nang papunta na si Samson sa mga ubasan sa timna, bigla siyang sinalubong ng isang batang leon na umuungal. Pinalakas siya ng espiritu ng Panginoon at niluray niya ang leon sa pamamagitan ng kamay niya na tulad lang ng pagluray sa batang kambing. Pero hindi niya ito sinabi sa mga magulang niya. At pinuntahan ni Samson ang babae at nakipagkwentuhan na gustuhan talaga niya ang babae. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik siya sa timna para pakasalan ang babae. Doon siya dumaan sa kinaroroonan ng pinatay niyang leon para tingnan ang bangkay nito, at nakita niya ang maraming pulot at pukyutan sa bangkay ng leon. Isinandok niya ang kanyang kamay sa pulot at kinain ito habang naglalakad. Nang makita niya ang kanyang magulang, binigyan niya sila ng pulot at kinain din nila ito. Pero hindi niya sinabi sa kanila na kinuha niya ito sa bangkay ng leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng magiging manugang niya, at doon ay nagpapiging si Samson ayon sa kaugalian nila na dapat gawin ng isang nobyo. Nang makita nila si Samson, binigyan siya ng 30 binatang lalaki para makasama niya. Sinabi ni Samson sa kanila, may bugtong ako sa inyo. Kung mahuhulaan niyo ito bago matapos ang 7 araw na piging, bibigyan ko kayo ng 30 telang linen at 30 mamahaling damit. Pero kapag hindi niyo ito nahulaan, kayo ang magbibigay sa akin sa mga ito. Sumagot sila, sige, sabihin mo sa amin ang bugtong mo. Sinabi ni Samson, mula sa nangangain, lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas. Lumipas ang 3 araw pero hindi nila ito mahulaan. Nang 4 na araw, kinausap nila ang asawa ni Samson, hikayatin mo ang asawa mo na ipagtapat niya sa iyo ang sagot sa bugtong para malaman namin. Kung hindi, susunugin ka namin, pati ang sambahayan ng iyong ama. Inibitan niyo ba kami sa piging na ito para kunin ang mga pag-aari namin? Kaya pumunta ang babae kay Samson na mangyak-ngyak. Sinabi niya, hindi mo pala ako mahal. Nagpahula ka ng bugtong sa mga kababayan ko pero hindi mo sinabi sa akin ang sagot. Sumagot si Samson, hindi ko nga sinabi sa mga magulang ko, sa iyo pa kaya? Mula noon patuloy na umiyak ang babae hanggang sa 7 araw. Kaya sinabi na lang ni Samson sa kanya ang sagot dahil tuloy pa rin ang pangungulit niya. At ang sinabi ni Samson sa kanya ay sinabi rin niya sa kanyang kababayan. Kaya bago matapos ang 7 araw, sinagot nila ang bugtong. Sinabi nila kay Samson, wala nang tatamis pa sa pulot at wala nang mas lalakas pa sa leon. Sumagot si Samson, kung hindi niyo pinilit ang asawa ko, hindi niyo sana nalaman ang sagot. Pinalakas ng espiritu ng Panginoon si Samson. Pumunta siya sa Ashkelon at doon pinatay niya ang 30 tao at kinuha ang mga ari-arian at mga damit ng mga ito. Pagkatapos ibinigay niya ang mga damit sa mga tao na nakasagot ng bugtong niya. Kaya umuwi siya sa magulang niya na galit dahil sa nangyari. Ang asawa ni Samson ay ibinigay sa pangunahing abay sa kanilang kasal. At kung ating makikita mga kaibigan, dahil sa pangyayaring ito, nagkaalit si Samson, ating ipagpapatuloy ang kanyang kwento. Panahon ng tag-anin noon, dumalaw si Samson sa kanyang asawa na may dalang batang kambing. Sinabi ni Samson sa biyanan niyang lalaki, papasok po ako sa kwarto ng asawa ko. Pero hindi pumayag ang biyanan niya. Sinabi ng kanyang biyanan, akala ko kinasusuklam mo na siya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Kung gusto mo, nandyan ang kapatid niya, mas maganda pa sa kanya. Siya na lang ang pakasalan mo. Sinabi ni Samson, sa ginawa niyong ito, huwag niyo akong sisisihin kapag may ginawa ako sa inyo mga Filisteo. Kaya umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagbuhol-buhol niya ang buntot ng mga ito ng tigda 2 at nilagyan ng sulo. Sinindihan niya ang mga sulo at pinakawalan ang mga asong gubat sa mga trigo ng mga Filisteo. Nasunog ang lahat ng trigo, hindi lang ang nakatali kundi pati na rin ang aanihin pa. Nasunog din ang mga ubasan at mga taniman ng olibo. Nagtanong ang mga Filisteo kung sino ang gumawa noon at nalaman nilang si Samson. Nalaman din nilang ginawa iyon ni Samson dahil ipinakasal ang binanyang taga-Timna ang asawa niya sa isa niyang kaibigan.
Kaya hinanap ng mga Filisteo ang babae at ang kanyang ama at sinunog nila. Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, "Dahil sa ginawa niyong ito, hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa inyo." Kaya buong lakas na nilusob ni Samson ang mga Filisteo at marami ang napatay niya. Pagkatapos tumakas siya at nagtago sa kuweba sa may bangin ng Etam. Nagkampo ang mga Filisteo sa Huda at nilusob nila ang bayan ng Lehi. Kaya nagtanong sa kanila ang mga taga-Huda, "Bakit nilulusob niyo kami?" Sumagot sila, "Para dakpin si Samson at gantian sa mga ginawa niya sa amin." Kaya ang 3,000 lalaki ng Huda ay pumunta sa kuweba sa may bangin ng Etam at sinabi nila kay Samson, "Hindi mo ba naisip na sakop tayo ng mga Filisteo? Ngayon pati kami ay nadamay sa ginawa mo." Sumagot si Samson, "Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin." Sinabi nila, "Pumunta kami rito para dakpin ka at ibigay sa mga Filisteo." Sumagot si Samson, "Payag ako, basta mangako kayo sa akin na hindi niyo ako papatayin." Sinabi nila, "Oo, hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila." Kaya iginapos nila siya ng 2 bagong lubid at dinala palabas sa kuweba. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng mga Filisteo na sumisigaw sa pagtatagumpay. Pinalakas ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon si Samson at pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulid lang. Pagkatapos, may nakita siyang panga ng asnong kamamatay pa lang. Kinuha niya ito at ginamit sa pagpatay sa 1,000 Filisteo. Sinabi ni Samson, "Sa pamamagitan ng panga ng asno, pinatay ko ang 1,000 tao. Sa pamamagitan ng panga ng asno, itinumpok ko sila." Pagkatapos niyang magsalita, itinapon niya ang panga ng asno. Ang lugar na iyon ay tinawag na Ramat Lehi. Labis ang pagkauhaw ni Samson, kaya tumawag siya sa Panginoon. Sinabi niya, "Pinagtagumpay niyo po ako. Pero ngayon parang mamamatay na ako sa uhaw at mabibihag ng mga Filisteo na hindi nakakakilala sa inyo." Kaya pinalabas ng Diyos ang tubig sa may butas ng lupa sa Lehi. Uminom si Samson at bumalik ang kanyang lakas. Ang bukal na ito ay tinatawag na Enhakore. Naroon pa ito sa Lehi hanggang ngayon. Pinamunuan ni Samson ang mga Israelita sa loob ng 20 na taon. Nang panahong iyon, sakop pa rin ng mga Filisteo ang kanilang lupain. Isang araw, pumunta si Samson sa Gaza na isang lungsod ng Filisteo. May nakilala siya roon na isang babaeng bayaran at sumiping siya sa babaeng iyon. Nalaman ng mga taga-Gaza na naroon si Samson kaya pinalibutan nila ang lungsod at binantayan ang pintuan ng lungsod buong gabi. Hindi sila lumusob ng gabing iyon. Nagpasya sila na papatay nila si Samson ng madaling araw. Pero sumiping si Samson sa babae hanggang hating gabi lang. Bumangon siya at pumunta sa may pintuan ng lungsod. Hinawakan niya ang pintuan at binunot at natanggal ito, pati ang mga kandado at haligi nito. Pagkatapos, pinasan niya ito at dinala sa tuktok ng bundok na nakaharap sa Hebron. Isang araw, nagkagusto si Samson sa isang dalaga na nakatira sa lambak ng Sorek. Ang pangalan niya ay Delilah. Pinuntahan ng 5 pinuno ng mga Filisteo si Delilah at sinabi, "Kumbinsihin mo siya na ipagtapat sa iyo ang sikreto ng lakas niya at kung paano siya matatalo para maigapos at mabihag namin siya. Kung magagawa mo ito, ang bawat isa sa amin ay magbibigay sa iyo ng 1,100 na pilak." Kaya tinanong ni Delilah si Samson. Sinabi niya, "Ipagtapat mo sa akin ang sikreto ng lakas mo. Kung may gagapos o huhuli sa iyo, paano niya ito gagawin?" Sumagot si Samson, "Kung gagapusin ako ng 7 sariwang pagting ng pana, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko." Nang malaman ito ng mga pinuno ng Filisteo, binigyan nila si Delilah ng 7 sariwang bagting ng pana at iginapos niya si Samson. May ilang mga Filisteo na nakatago noon sa kabilang kwarto. Pagkatapos sumigaw si Delilah, "Samson, may dumating na mga Filisteo para huliin ka." Pero nilagot ni Samson ang tali na parang lubid na nadarang sa apoy, kaya hindi pa rin nila nalaman ang sikreto ng kanyang lakas. Sinabi ni Delilah kay Samson, "Niloko mo lang ako. Nagsinungaling ka sa akin. Sige na, ipagtapat mo sa akin kung paano ka maigagapos." Sinabi ni Samson, "Kapag naigapos ako ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko." Kaya kumuha si Delilah ng bagong lubid na hindi pa nagagamit at iginapos niya si Samson. May ilang mga Filisteo na nakatago noon sa kabilang kwarto. Pagkatapos, sumigaw si Delilah, "Samson, may dumating na mga Filisteo para dakpin ka." Pero nilagot ni Samson ang tali sa kanyang braso na parang sinulid lang. Kaya ang sinabing muli ni Delilah kay Samson, "Hanggang ngayon niloloko mo pa rin ako at nagsisinungaling ka. Sige na, ipagtapat mo na kung paano ka maigagapos." Sinabi ni Samson, "Kung itatali mo ng 7 tirintas ang buhok ko sa teral at ipinulupot sa isang tulos,
magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Kaya nang nakatulog si Samson, itinaling ni Delilah ng 7 tirintas ang buhok ni Samson sa teral at sumigaw agad, "Samson, may dumating ng mga Filisteo para dakpin ka." Nagising si Samson at mabilis niyang tinanggal ang buhok niya sa teral. Kaya sinabi ni Delilah sa kanya, "Sabi mo mahal mo ako, pero hindi mo ako pinagkatiwalaan. 3 beses mo na akong niloko. Hindi mo talaga ipinagtapat sa akin kung saan nanggaling ang lakas mo." Araw-araw niyang tinatanong si Samson hanggang sa bandang huli ay nakulitan din ito. Kaya ipinagtapat na lang ni Samson sa kanya ang totoo. Sinabi ni Samson, "Hindi pa nagugupitan ang buhok ko kahit isang beses lang. Sapagkat mula pa sa kapanganakan ko, itinalaga na ako sa Diyos bilang isang Nasareo. Kaya kung magugupitan ang buhok ko, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko." Naramdaman ni Delilah na nagsasabi si Samson ng totoo. Kaya nagpautos siya na sabihin sa mga pinuno ng mga Filisteo na bumalik dahil nagtapat na sa kanya si Samson. Kaya bumalik ang pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Pinatulog ni Delilah si Samson sa hita niya. At nang makatulog na ito, tumawag siya ng isang tao para gupitan ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Kaya nanghina si Samson at ipinadakip siya ni Delilah. Sumigaw si Delilah, "Samson, may dumating na mga Filisteo para hulihin ka." Pagbangon ni Samson, akala niya ay makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon. Pero hindi niya alam na hindi na siya tinutulungan ng Panginoon. Dinakip siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinala siya sa Gaza at kinadenahan ng tanso. Pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo. Pero unti-unting tumubo ulit ang kanyang buhok. Muling nagkatipon ang mga pinuno ng mga Filisteo para magdiwang at mag-alay ng maraming handog sa kanilang Diyos na si Dagon. Sa pagdiriwang nila ay nag-aawitan sila, "Pinagtagumpay tayo ng Diyos dahil laban sa kalaban nating si Samson." Labis ang kanilang kasiyahan at nagsigawan sila, "Dahil dito si Samson para magbigay aliw sa atin." Kaya pinalabas si Samson sa bilangguan. At nang makita ng mga tao si Samson, pinuri nila ang kanilang Diyos. Sinabi nila, "Pinagtagumpay tayo ng Diyos natin sa ating kalaban na nangwasak sa lupain natin at pumatay ng marami sa atin." Pinatayo nila si Samson sa gitna ng 2 haligi at ginawang katatawanan. Sinabi ni Samson sa utusan na nag-aakay sa kanya, "Pahawakin mo ako sa haligi ng templong ito para makasandal ako." Siksikan ang mga tao sa templo. Naroon ang lahat ng pinuno ng mga Filisteo. Sa bubungan ay may 3,000 tao, lalaki at babae. Nakakasayahan silang nanonood kay Samson. Nanalangin si Samson, "O Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko at kahit minsan pa para makaganti po ako sa mga Filisteo sa pagdukit nila sa mga mata ko." Kumapit si Samson sa 2 haliging nasa gitna ng templo na nakatukod sa bubungan nito. Ang kanan niyang kamay ay nasa isang haligi at ang kaliwa naman ay nasa kabilang haligi. Pagkatapos sumigaw siya, "Mamamatay akong kasama ng mga Filisteo." At itinulak niya ang 2 haligi ng buong lakas at gumuho ang templo at nabagsakan ang mga pinuno at ang lahat ng tao roon. Mas maraming tao ang napatay ni Samson sa panahong iyon kaysa noong nabubuhay pa siya. Ang bangkay ni Samson ay kinuha ng mga kapatid at kamag-anak niya at inilibing sa pinaglibingan ng ama niyang si Manoah doon sa gitna ng Zora at Estaol. Pinamunuan ni Samson ang Israel sa loob ng 20 na taon. At kung ating makikita mga kaibigan, ito ang buod ng kwento ni Samson, ang bayani ng Israel, isang hukom na naging marupok sa mga kababaihan. At kung ating makikita mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo ay ipasakop natin ang ating mga kahinaan sa Kanya, dahil Siya lang ang magpapalakas sa atin. Siya ang magbibigay ng tagumpay sa atin upang maiwasan ang mga tuksong ito. Ngunit kahit na tayo ay nagkaroon ng kasalanan, ay katulad ni Samson mga kaibigan, siya ay lubos na lumapit sa ating Panginoon. Kanyang ikinonfess ang lahat ng kanyang pagkakasala. Kaya naman siya mga kaibigan ay naitala sa Hebrew chapter 11 bilang isa sa mga bayani ng pananampalataya na makikita nating balang araw sa langit na bayan. Nawa ang Diyos ang sumaatin at palakasin tayo sa ating pananampalataya. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.